Isinailalim sa 2 araw na training ang mga miyembro ng Board of Canvassers na siyang magsisilbi sa darating na eleksyon. Miyembro ng Fiscal's Office, mga election officers ng iba't ibang lugar sa Rehiyon 12. Present rin ang mga representante ng Department of Education o DepEd. Ayon sa Commission on Elections na ngayong araw ito sisimulan hanggang sa 8 ng Abril. Now, the Board of Canvassers will sit in different municipalities, cities, and provinces. This will be composed of provincial fiscal, city fiscals, superintendents, supervisors, treasurers, and the election officers in each of the municipalities. First batch pa lamang ito nasasailalim sa training. Mula sila sa Sultan Kudarat at iilang lugar sa South Cotabato. Konti lamang umano ang miyembro per batch dahil magiging maselan ang kanilang trabaho. Ang Board of Canvassers ania ang magpo-proclaim ng nanalong kandidato sa eleksyon. Kasi pag mali-balit yung trabaho ninyo, it will nullify the proclamation of a winning candidate. Dahil sa malaking responsibilidad, kaya gustong siguruhin ni Department of Education o DepEd Jensen Schools Division Superintendent Hildo Musqueda na alam nila ang gagawin pagdating ng eleksyon. Masilan talaga, that's why we need to be really familiar kung ano talaga yung aming tungkulin, ano ang aming mga dapat gawin, dahil the moment we affix our signature doon sa canvas, certificate of canvas, that would be the basis of proclamation. Alam mo naman na sa election time, ang pinaka-crucial yung proclamation. Nabatid na kakatapos lamang ng training para sa Board of Election Inspectors o BEIs. Magkaiba umano ang trabaho ng mga BEI at mga Board of Canvassers. Ang mga BEIs ang siyang magsisiguro na tama ang eleksyon mula sa mga polling precincts. At ang mga Board of Canvassers naman ay mag-aantay ng mga boto sa mga municipalities at cities. Sila ang pipirma na tama ang naging eleksyon at ipoproklama nila ang nanalo base sa Certificate of Canvas. Abby Lorenzo, Brigada News.